ay gumagamit ng gatas upang manggamot. Nang siya ay mahuli, pinigilan siya ng doktor. Agad na tinanggal ang damit upang siya ay ma-check. Lahat ng kanilang mga kasuotan ay tinapon. Biglang namula ang kamay ng doktor. Malinaw na mayroong kakaiba sa mga kasuotan na ito. Siya naman ay naghihintay upang makausap ang presidente. Isang babae ang nag-abot sa kanya ng papel. Pinag-aralan niya ito ng mabuti. Nang makita ay biglang naging seryoso ang muka. Sinabi ng direktor ng Department of Energy na maliit na bagay lamang ito. At ang lahat ay kontrolado pa. Ang radiation ay tila parang nagpang-scan lamang ng utak. Nang marinig ito ng presidente ay kumalma siya. Sinabi niyang kung wala ng ibang dagdag ay pwede nang tapusin ang meeting. Ngunit di pinalo ni Valeri ang lamesa. Sinabi niyang ang itim na bahagi sa report ay isang graphite. At kung mayroon nito anumang bagay ay pwedeng sumabog. At magiging malaking pinsala ito. Ang elementong uranium ay pwedeng kumalat at mag-cause ng radiation. At ang bawat uranium tablet ay magkakaroon ng mga 10 hanggang 21 na bala. Bukod dito, makokontrol lamang namin ang higit sa 3 milyong mga tablet. Kapag nangyari ang isang pagsabog, ang mga radioactive na sangkap ay mahahalo sa tubig ulan. Ang mga sangkap na ito ay tumagal ng hindi bababa sa 100 taon upang matuno. Ngunit dahil ayaw na malamangan ni Boris, siya ay sumagot at tumutol sa mga sinabi ni Valeri. Nang marinig ng presidente and report mula kay Valeri, agad niyang inutusan si Valeri at Boris na imbestigahan ang Chernobyl. 7 oras matapos sumabog ang nuclear power plant ng Chernobyl, mahigit 400 kumpanya ang naging apektado. Tinusukat ang antas ng radiation. Isang babae naman na nagngangalang Lyudmila ang nagsiyas at ng radiation. Natuklasan na ang mga ito ay nagmula sa planta ng Chernobyl. Sinabi niyang kailangan lumikas ang mga taong malapit doon. Ngunit parang wala lamang ito sa lalaki. Kaya siya ay nagpunta na lamang sa lugar mag-isa. Sila ay nakarating na sa Chernobyl plant habang nakasakay sa eroplano. Nakita ni Valeri ang asul na usok sa bubong ng factory. Ngunit si Boris ay hindi naniwala. Sinabi niyang kailangan lumapit pa sa planta upang makita lalo ang kalagayan. Ngunit agad na pinigilan ni Valeri. Kaya naman ang piloto ay walang magawa at naguluhan. Dahil alam ng may-ari ang balak nila Boris. Naghanda ang may-ari ng pangkontra sa laban. Naglabas ito ng pangalan na dapat managutan sa pangyayari. Ngunit hindi sila maloloko. Siya ay nagdala ng isang bagay na makakapagkalkula ng dami ng radiation. Ang general naman na sa kanilang tabi ay nagpresenta. At sila ay pinag-drive nito. Bilang resulta, ang dami ng radiation sa lugar ay nakakabigla. Ito ay doble ng kanilang inaakala. Bukod dito, hindi lamang ito pinalabas na enerhiya. Sa ngayon mayroon lamang 40 oras na natitira upang sumabog. Katumbas nito ang pagsabog ng 40 bomba. Nang marinig nito ni Boris, siya ay namangha. Siya ay nag-utos sa mga kasama. At siya ay nakinig din sa advice ni Valeri. Sinabi ni Valeri, ngayon ang temperatura dito ay higit sa 2,000 degree. Ang kawani ng transportasyon ay tiyak na mawawala ng kanilang buhay. Gaano nga ba ito kadelikado? Malalaman mo kapag pinanood ang scene na ito. Dahil sa lakas ng radiation. Nang magpatuloy ang mga eroplano sa paglapit. Isa-isa silang nawala ng kontrol at maya-maya ay bumagsak. Ang mga nagpatuloy ay namatay matapos ang ilang taon. Inutusan naman ni Valeri si Boris na paalisan ang mga tao doon. Ngunit sinabi lamang ni Boris na ayon sa isang doktor ay ligtas naman daw ang lugar. Sagot naman ni Valeri ay galing lamang iyon sa isang doktor at hindi sa isang pisiko. Habang sila ay nag-uusap, sinabi ni Valeri na sa loob ng 5 taon ay maaari tayong mamatay. Bilang epekto nito, kaya naman ang marinig ito ni Boris ay nag-alala siya. Di niya sukat akalain na ganito kalala ang pwedeng epekto. Biglang nag-ring ang telepono. Ito pala ay alam ng buong mundo ang tungkol dito. Nakuha ng Amerika ang mga larawang satellite. Maging ang Alemanya at Sweden ay natukoy ang dami ng radiation. Ngunit ang nakakatakot ay ang mga batang ito ay patuloy pa din sa paglabas. 36 oras matapos ang pagsabog. Inutusan na ang mga tao na lumikas. Ang matandang ito ay inuna na dahil sa kanyang edad. Kinagabihan, ang babaeng pisiko ay nagpunta sa lugar. Kinausap sila at kinuha ang mapa. Sinabi nito kung paano masosolusyonan ang problema. Sinabi niyang maaari itong gawing lava. Ang lava ay pwedeng mag-react at humalo sa tubig at lupa. At kapag ito ay sumama na sa tubig, ito ay gagawa ng malaking pagsingaw at pwedeng sumabog. Kapag sumabog ang paligid ay maaaring tumaas at ang importante, si Chernobyl ay magkakaroon ng 3 mga pagsabog ng reaksyon. Hanggang sa lahat ng Europa ay magiging isang patay na kontinente. Ang pinaka nakakatakot ay 72 na oras na lamang ang natitira. Ang solusyon ay maghanap ng taong papasok doon upang buksan ang water passage. Kailangan nila ng approval ng presidente. Dahil ang mga taong ito ay maaaring mamatay.
sinabi ng presidente na kailangan nilang mag-offer ng presyo upang makahanap ng mga volunteer. Kaya naman nagpatawag si Valeri ng meeting. Ang sino mang papasok ay magkakaroon ng pera mula sa kanila kada taon. Ngunit walang pumayag dahil wala itong saysay kung mamamatay lamang sila. Nang malaman na marami silang buhay na masasalba ay isa-isa nang tumayo ang pumayag. Sinuutan sila ng proteksyon, at ang tatlong ito ang pumasok. Ngunit sa kasamaang palad, nasira ang flashlight sa sobrang lakas ng radiation. Hanggang dito na muna ang kwento, at aking itutuloy ang kasunod na kabanata bukas. Mag-like at follow lamang sa aming page.